Next, crush or friends? Siyempre, si... Hey guys, welcome back to my YouTube channel here in Azertas Vlog. So for today's video, as you all can read in the title naman, I will be doing the Make Me Choose Between Two Things. So, I've got this idea because YouTube recommended it. And then I was like, why not coconut at gawin natin ito? Siya nga pala guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na pasensya na sa mga background noises na maririnig nyo. Kasi gantong oras, 2:37, sobrang ingit talaga dito. Yung mga manok, may mga nagwi-wilding dyan. At opo, nagpagupit po ako. And tinan nyo naman yung buhok ko, diba? Hindi pa. So yun nga guys, nagtanong ako sa mga TikToker friends ko na make me choose between two things. And lahat ng tinanong ko is nasa team Yakult sila and mga ka-team ko sila. So if you're wondering kung ano yung Yakult na yan, here, let me explain this one. So sa TikTok kasi, sobrang marami nang nagaganap ngayon. And isa na dito yung mga kulto-kulto o mga cult, basta yun. And then, ano kasi yan sila, mga team yan sila, marami silang team. And then, yung mga naalala ko lang is yung mga Step Chickens, yung Gin Cult, Yakult, and may Dutch Mail. Yeah, nakita ko siya sa For You page and dumagdag daw yung Dutch Mail. So, dito is, kada team dito is meron silang manager kunyari. And then, dito sa Step Chicken, dito yung mga sa ibang bansa talaga. And then, yung manager nila is si Chunky's Dead. Chunky's Dead, yeah. And then, sa Gin Cult, hindi ko alam kung sino. And then, sa Yakult, dito na yung mga taga-Pilipinas, yung mga Pilipino-Pilipina, dito na sumasali. And yung manager, si Kuya Gail Saint Pierre. Lalagay ko lang dito. Siya yung manager ng Yakult. Kinaina din ako ng sistema ganun. Kaya ayun, sumali ako. And then sila yung mga napagtanungan ko. So, sana medyo naliwagan kayo ng kaunti. Basta yun lang yung mga nalalaman ko. So, without further ado, ang dami ko ng sat-sat. Let's get on to the video. So, the first one, shout out kay Yvonne Arellano. Hi. Math or science? Okay, so to be honest lang, wala talaga akong paborito sa dalawang ito. I would rather choose science kasi, to be honest, I am not a big fan of like numbers. Well, I know na meron na mga computation yung science, but it is not complicated as math. Like, alam niyo yun? Yeah, basta, science ako. But for now yan ha, for now, pipiliin ko yung science. Kasi hindi ko alam, kasi mag-grade 9 pa naman ako. Next ay kay Eliza o Crazy Badass _03. Lights off or lights on? Kung tulugan yung basehan, lights off ako sis. Lights off ako kasi hindi ako makakatulog pag ano, may ilaw. But to be honest, hindi rin ako fan sa mga madidilim. Like, ayoko na madidilim guys. But yun nga, pag tulugan, lights off tayo sis. And then ito ulit kay, galing kay Eliza. If ever papipiliin ka between your mom and dad, sino pipiliin mo? This is like the hard one, ha? Kasi, like, it's my mom and dad. But, sa ganito, kasi, pipilian ko talaga silang dalawa. Kasi, syempre, mga magulang ko sila. And, I both love my parents. And, parehas ko silang mahal. And, patas yung pagmamahal ko sa kanila. Wala akong itatabi sila talaga dalawa. Thank you, Liza. Galing ito kay Raymeline Perez. Hi, shout out sa iyo. Okay, ay o nga, ito si ate. So, ito nga pala si Ate Raymeline Perez. Sobrang napaka-supportive po nito. And kahit like, bago ko palang po siyang nakilala, ganun, is supportive po siya. Yay. Sabi niya, mahal mo or mahal ka? Mahal mo, pero hindi ka naman mahal. O mahal ka, pero hindi mo siya mahal. So, mas pipiliin ko na lang na mahal ko. Kasi parang pinaglalaroan mo lang yung salitang pag-ibig. Alam niyo yun? Kasi parang pinapaasa mo yung tao, nakakasakit ka ng damdamin para sa akin lang. Opinion ko ito. Kasi mas okay na sa akin na ako yung masaktan kaysa makasakit ako ng iba. Kasi like, alam niyo yun na parang pinapaasa mo yung tao, na parang pinipilit mo yung tao na mahalin siya, na alam mo naman na wala ng chance, ba? Diba? Yun naman yun, ba? Diba? Kasi siya, todo effort siya dahil na mahal kanya. Pero wala ka naman palang nararamdaman sa kanya. Ba? Diba? Parang unfair naman. Mas gugustuhin ko na lang na ako yung magmahal. Kasi sanay na naman yun ako masaktan. Yuck, hilas.
Next, ito ay galing kay Eliza S. Devero. Hi sa'yo. So, pinapili niya ako kung TikTok or Instagram. So, dito, pipiliin ko talaga yung TikTok. Sa TikTok na ako madalas nalilibang, sa TikTok na parang andito na din yung happiness sa TikTok ko. And kasi sa Instagram, kasi hindi ako masyadong ganoong, well, I like Instagram, yeah. But kasi hindi ako masyadong active dito sa Instagram, so sa TikTok ako. Ito galing naman kay Jillian. Hi. Blackpink or BTS? Ang hirap kasi I both love them, but kasi... Okay, so I would choose BTS kasi like they taught ARMYs like to love ourselves more. And ganun din naman yung Blackpink, but like talagang yung BTS, they are one of my inspirations na talaga. Ano talaga yung BTS, but it's my opinion, okay? So yeah, please don't bash me. Next, galing kay Ate Xazzy Unicorn? I don't know, basta. Ang hirap pa sa akin. O, pinapili niya ako between sweets or savory. I would choose sweets. Like, I am a big fan of like sweet foods. Sorry ko lang. E-books or actual books? For me, e-books. Kasi like, kasi yung libro kasi, magbabayad ka pa. And then, kapag natapos mo na, display na lang. Eh, ito kasi yung pag e-book lang, wala. Pagkatapos mong basa, and then, galing ulit ito sa kanya, spicy food or non-spicy food? Spicy food, my God. Ako kasi, mahilig ako sa mga spicy foods, but hindi yung gaano, yung sobrang anghang talaga. Kasi alam niyo yon, yung sa akin kasi, ang umay kasi kapag, ano, yung parang, yung normal taste na lang, yung walang twist, basta gusto ko yung nasasaktan ako. Basta, mahilig ako sa mga maanghang, and, yeah. So, thank you, ate. Next, ate galing kay _ Sophia Bonto _. Pinapili niya ako between ice cream or cake. Ice cream. Kasi, hindi ako fan sa mga tinapay-tinapay na ganun. And, to be honest lang, hindi ako mahilig sa mga icing. Yeah. Don't hate me! Basta, ganun talaga ako. Kaya, mas prefer ko yung ice cream. Next, crush or friends? Siyempre, si crush. You don't have to love me, love me, love me. You don't have to... Charot, ay. Friends, siyempre, kasi yung mga kaibigan ko, sila yung palaging nasa tabi ko kapag ano, may problema ako, kapag kailangan ko ng advice sa kanila, sila yung mga nagbibigay. And like, sila din yung mga nagpo-push sa crush. Eh kasi yung crush, alam ko namang hindi yan maaakin. So bakit ko sila pipiliin? Galing ulit to kay Sophia Bonto. Pants or dress? Pants. Kasi comfortable ako suotin yun. Kahit saan ako magala. Yeah. Shoes or heels? Shoes. Kasi yun, ulit, comfortable ako. And then ako kasi, sobrang likot ko kasi talaga. Kaya, yeah. Next, ito ay galing kay Make Love You 7. Hello. Sabi niya, money or fame? Like, dito talaga ako na, wow, nga no. But para sa akin, opinion ko lang to guys ha. Yeah, para sa akin is pipiliin ko yung fame. Kasi like, sa position ngayon, I really want to experience how does it feels like na sikat ka, na maraming, ganon. But at the same time, makuha ka din ng mga pera sa pagkasikat mo. Diba? Yan yung para sa akin lang ha, para sa akin lang. Next, ito ay galing kay Alice McDoney. Sabi niya, long hair or short hair? I would say long hair. Kasi marami kasing style, para sa akin, opinion ko lang to ha. Marami kasing style na pwede magawa sa long hair. Well, yeah, para sa akin lang. Sa tingin ko kasi, maraming style na pwede magawa sa long hair. But ngayon, ano ako? Kasi... But at the same time, sobrang init. Pero pwede din namang talian. Next, ito ay galing ulit sa kanya. Neon colors or pastel colors? Well, of course, I would choose pastel colors. Kasi hindi ko type yung mga ganung kulay. Like, para sa akin. Ang sakit kasi sa mata. And then kasi yung pastel parang aesthetic. So, salamat po sa mga nag-message sa akin. At hindi ako in-ignore. And thank you sa inyo mga ate.
And siya nga pala guys, yung mga mention ko kanina is i-follow nyo po sila sa TikTok. Sobrang babait po nila, I swear. Ngayon po ay magsha-shoutout na po tayo at excited na ako i-mention sila isa-isa. Okay? Teka lang, hanapin ko muna. Okay, so I'm sorry kung hindi tama yung pagka-pronounce ng names nyo, ha? Okay, shoutout kay Janelle Billiado, kay Eliza De Vero, Fia Oja Castro, Angel May Basa, Kesha Camira, Kate Lorraine Magno, hi sa inyo, Christine Amor Macas, Crescent Moon, Stephanie Lay, kay Hansel Villanueva, Charmaine Mandona Hernandez, Casey Avril, Maria Fatima Abanto, shoutout kay John Lian Pahela, kay Hannah Tumangday, Alrian Gracelyn Tuazon, Alrian, kay Nicole Jean Paras, and Princess Maeve Palpita. So, shoutout sa inyo. Thank you guys sa inyo. I love you. Kung gusto nyo nga po palang sumali sa Team Yakult namin, is, yun, follow Eliza S. De Vero, guys, kasi siya yung admin sa GC namin. And then, message her, Eliza S. De Vero, kung gusto nyo magpapa-add, kasi add kayo niyan. And you can also message her sa Facebook, which is Eliza S. De Vero din, para ma-add kayo. And yan, PM mo siya, or pwede din ako, para PM niyo ako, para masabihan ko siya at masali kayo. Diyan lang naman sa mga TikTokers siya na gustong sumali sa GC namin. So yun guys, sali na kayo and be part of our team. So that's it for today's video guys, sana nag-enjoy kayo. At alam kong sobrang ikli lang ng video na to, pero... yeah. So follow all my social medias nga guys para ma-update din naman kayo minsan. See you na guys. Bye-bye. Thank you guys for watching.